Hey guys! Welcome back to the channel, and for today's video ay pag-uusapan natin ang recent update ng Farlight 84, no? Dahil nag-update na sila sa kanilang Farlight 2.2 version. Now, disclaimer lang guys, lahat ng sasabihin ko ay opinion ko lang, and ito ang aking experience sa paglalaro ng kanilang update. And ngayon ko lang siya nalaro ulit after like more than a month, no, nung naglaro ako nung Jet Slide, no. Hindi nga ako nagtagal nun, pero yun nga, isang nakakapanibago na experience din sa paglaro ko nito, at kasama ko si Jumpsuit, yung isa sa mga Farlight content creator. Now, una sa lahat guys, ang Farlight ay nag-celebrate ng kanilang 1-year anniversary. So, congrats sa Farlight dahil umabot kayo ng 1 year. Despite sa mga ups and downs ng game, lalo na yung pagkawala ng players. Ngayon sa Steam, sobrang baba na ng player count sa Steam. Na grabe, umabot sila ng mga 800 players na lang sa yung lowest nila na players, no, at a certain time of a day, no. So ito yung dahilan kung bakit naisipan kong i-try ulit ang game, guys. Dahil sa recent update nila at nag 1 year na sila, so naisipan kong baka magustuhan ko siya, baka mabalik niya yung experience ko nung nalaro ko yung Farlight for the first time, no? Kasi yung peak talaga ng Farlight, umabot sila ng Steam players na mga 40,000 plus, grabe yun. At talagang nagustuhan ng mga players yung game. Sad to say though na ang dami nilang binago sa game na hindi naman hiningi ng mga players, na gusto lang talagang i-implement ng mga devs. And sa paglaro ko ng recent update, sobrang mixed emotion ako guys. Ito yung pag-uusapan natin. At nakita ko din sa review ng ibang players, no, nung tinignan ko yung post ng Farlight, na sobrang daming nadismaya sa recent update na nangyari sa game nila ngayon. So, eto na guys, at pag-uusapan na natin ang mga changes at ang mga pagbabago, at kung magugustuhan nyo man to o hindi, gusto kong mag-comment kayo at para makita ko din ang inyong reaction or ang inyong comment about sa bagong version ng Farlight ngayon, which is ang 2.2. So, let's go. So, una sa aking listahan guys na napansin ko at mapapansin mo din pag maglaro ka ng Farlight ngayon is wala na ang auto revive. So, ito yung pag namatay ka, meron kang chance na bumalik ulit. Meron kang one chance na makabawi, no, after ka mamatay, at ito ay ni-remove na nila. Tinanggal na nila sa game, which is in my opinion, I think is really bad, no. Ito ay kasi yung isa, aside sa jetpack, ito yung isa sa mga nagustuhan ko sa game na I think it's unique sa game, na pag namatay ka, for example, namatay ka, nag-loot ka, tas wala kang malut na baril, tas namatay ka, at least meron ka pang isang chance na mabuhay ulit at makapag-bawi, no? Makabawi ka sa kalaban mo at makaloot ka ng maganda, no? Dahil nga wala kang na-loot sa unang try mo nung pag-drop mo. So, I think ito yung isa sa mga game changer na, at I think ito ay hindi nagustuhan ng napakadaming tao, guys. Kasi ako personally, hindi ko talaga siya nagustuhan. I think it's a bad move na ginawa to ng Farlight, dahil nga nasanay na yung mga tao na may auto-revive. Now, on the other hand, guys, ang gusto ko din dito is you have to play safe na. Hindi ka na pwedeng mag-rely, no? Hindi ka pwedeng umasa na lang sa auto-revive pag mag-loot ka. So, talagang babago ang gameplay mo pag maglaro ka ulit ng Farlight ngayon. Hindi na siya katulad before na pwede ka lang mag-hot drop, mag-drop ka sa maraming tao, at since meron kang like revive, iisipin mo na pwede ka pang mabuhay. So, parang wala kang, alam mo yun, like, confident ka na okay ka lang mamatay sa simula. So, wala na yung mindset na yun, guys. Yan yung, I think, maganda din na impact or effect na nangyari sa wala ng auto-revive. So, lahat ng mga players ngayon is mas magiging play safe na siya, no? So, yun yung pros and cons. Yun nga, nasanayan ng mga tao before na may auto-revive, at since nawala na siya, ngayon mag-a-adjust talaga yung mga tao, which is basically lahat naman ng update ng Farlight, yung players na lang talaga yung nag-a-adjust. Now, ikalawa guys sa aking listahan is yung lobby changes. I think pumangit talaga yung lobby, and overall, no, overall, ever since nung nag-update yung 2.0, pumangit talaga yung art style ng game. I think marami sa inyo ang mag-a-agree sa akin pag sinabi kong mas maganda talaga yung graphics ng Farlight before kumpara sa Farlight ngayon. Kasi guys, sa totoo lang, ang dry ng graphics ngayon, especially na mas change pa nila yung lobby,
I think the simplicity, no, ng pagiging simple ng lobby is really good. That's a thumbs up for me. Gusto ko yung simple lang yung lobby na hindi siya nakakalito. Sino namang hindi magkakagusto sa simple lang para diretso na agad sa gera, right? I think yung changes talaga sa art style, guys, is yan talaga yung pangit, no, para sa akin. Sa totoo lang, kung ikukumpara mo yung art style ng Firelight before sa art style ng Firelight ngayon, men, sobrang layo, and hindi ko gets kung ba't nila to ginawa in the first place, no? Hindi ko gets kung bakit ganun yung decision ng Firelight. And siguro naman, no, tayo mga players, pinakaunang magmamatter sa atin is, lalo na yung mga competitive, is yung gameplay mismo. Yun yung pinakaunang or pinakamahalagang bagay pagdating sa shooting game. Pero ang dami din sa atin na naglalaro dahil nga gusto natin yung art style ng game, gusto natin yung graphics ng game. And malaki yung impact nun, guys, nung change nila yung art style, yung graphics, at ngayon ay sobrang dry na. At mas nag-dry siya nung change nila yung lobby, man, in my opinion. Now, next is ang weapon updates. Now, again, opinion ko lang to, guys, ha? Pero para sa akin, okay lang naman yung weapon updates. Kailangan mo lang talaga mag-adjust again pagdating sa recoil and sa fire rate. Pero ang pinaka-problema dito is parang nasobrahan sila sa pag-adjust ng mga recoil tsaka fire rate ng game, na kailangan mo talaga mag-adjustment. Iba na talaga yung gameplay ngayon ng barilan, man. Hindi na siya katulad before na nakokontrol-control mo pa yun. Lalo na yung defender tsaka barb. Grabe yung ano ng defender ngayon kumpara sa defender noon. Ang defender noon halos walang recoil. Ngayon ang defender wala na. Wala na, pag kada baril mo, pati yung monitor mo tataas kung sa sa PC ka siguro naglalaro. Pero you know, jokes aside, guys, yun talaga yung feeling ngayon sa weapon updates nila. Ang sinabi nila dito is, we have fine-tuned the handling of all weapons, particularly focusing on recoil and rate of fire, especially when firing from the hip. This has resulted in increased bullet spread and slight decrease in rate of fire, requiring more skills to accurately hit the enemies. Tama naman yun para may talagang challenge ang game at mabalance talaga yung mga baril, guys. Pero sa totoo lang, guys, sobrang daming baril ngayon. So, pangit talaga siya gamitin, guys. For example, in my opinion, yung shotgun na yung Hound, men. Yung Hound tsaka yung Fanatic na shotgun, ewan ko na lang kung gagamitin yun, guys. Okay na siguro yung Ancient Star, pero yung Hound tsaka yung Fanatic, sobrang meh. Sobrang ewan. Hound! Bullshit, maning Hound! Sobrang ewan talaga yung feeling ng baril na yun na nagamit ko siya. Pinakauna. Tsaka meron din silang nilagay, guys, na pag nakakabaril ka ng kalaban, bumabagal yung move speed ng kalaban mo except for two characters, which is Captain and Darkseid. Yung Darkseid is hindi mo siya naso-slow, tsaka meron siyang reduced damage reduction. Ibig sabihin, pag binaril mo si Maggie, for example, 15 yung damage, pero pag binaril mo si Darkseid, siguro mga 11 lang yung damage nun. Kasi nga, malaki yung katawan ni Darkseid. So, depende sa kung gano'ng kalaki yung hitbox or yung katawan ng isang player or rather yung character, is meron silang tinatawag na damage reduction, guys. Mas mababa yung damage na marireceive nila kumpara sa mga hindi malalaki na hitbox, no? So, yun yung update nila, guys. At ko yun, sa mga naglalaro, kung napapansin nyo, hindi nasa slow si Darkseid tsaka si Captain, yun talaga yung reason ko bakit ganun, guys. Pero yun nga, guys, adjust na lang talaga, guys, ang masasabi ko. Practicein nyo lang ng practicein yung bagong shooting mechanics na meron sila ngayon. Na kanina sinabi ko na wala na silang auto-revive. Pero hindi ibig sabihin na wala ng revive. Dahil sa Sunder Realms, yung bagong mapa nila, yung malaki, naglagay sila ng revive system, guys. No? Meron na silang revive system na kung saan pag ano kayo, tatlo kayo, diba? Tapos nag-drop kayo, tapos namatay yung dalawang kasama mo, tapos ikaw makaalis ka pa. Punta ka lang doon sa mga revive capsule, guys. Tapos doon mo sila marirevive. Hindi mo na kailangan kunin yung mga, like, mga, for example, sa CODM, yung dog tag, yung mga ganyan. Hindi na. Revive ka lang agad sa kanila, guys. Ang pinakapangit para sa akin dito is nasa Sunder Realms lang siya, yung bagong map. And I think ginawa nilang ganito to dahil gusto nilang maglaro yung mga tao sa Sunder Realms, dahil yung mga tao ay talagang naglalaro lang sa Sunset, no? Sunset City. Dahil, in my opinion din, I think kasi yung Sunder Realms, pangit siya na map, guys. Sa totoo lang, hindi siya yung mapa na pag-release na lang yung talagang na-excite ka. Like, pag-release na lang yung map na ron, parang
pag-release nung map na yun, parang ewan kasi yung feeling nun eh. Parang sobrang laki, na ang daming open area, which is ngayon in-update na nila. Ang dami na nagbago sa Sunder Realms. So kung feeling nyo, gusto nyo mag-try ng Sunder Realms, i-try nyo lang. Pero para sa akin, Sunset City pa rin talaga yung go-to, no? Yung mapa na gusto kong laruin talaga. Para mabilisang ano lang, barilan agad. Dahil sa Sunder Realms, ang dami nyong traveling na ginagawa dun kumpara sa shooting. So yun. Yun yung opinion ko para sa ano na yan, revive system na yan na ginawa lang nila for Sunder Realms. Now, in addition sa revive nila sa Sunder Realms, guys, na-mention ko na tatlo lang, diba? Dahil tinanggal nila yung squads. Now, mixed feeling ako para dito dahil mas gusto ko yung trio kaysa sa squads. Pero marami din yung mga players na mas gusto ang squad. So, comment kayo kung mas gusto nyo ba yung trio o yung squads. Dahil sa totoo lang, okay lang siya para sa akin. I think mas balance yung game kung trio lang siya kumpara sa squad. Dahil kung squad kasi ang dami ng mga skills. And yeah, yun talaga yung ano ko, guys, masasabi ko lang dyan, guys. I think it's a good move para sa kanila or sa Firelight na tinanggal nila lang yung squad para din mas mabilis yung queue time nila. Sabi nga nila sa kanilang patch note is 20% lang ng players is naglalaro sa squad. So, nag-decide sila natanggalin yung squad. Next sa listahan, guys, is yung looting system. Now, nobody asked for this, pero binago nila bigla yung looting system nila, no? Meron silang nilagay na mga mods or iba't iba na yung mga mods, like iba na yung SMG magazine, iba na yung sniper magazine, ganito ganyan, which is okay lang yun. Ano, it exists in other games naman, no? Sa PUBG, sa ROS, iba yung magazine sa SMG, ganito ganyan, diba? So okay lang yun. Ang hindi ko nagustuhan sa ginawa nila is yung looting system. The way that you loot, yung pagloot mo sa kalaban is kailangan mo pa mag-tab para i-drag yung weapon, or kung hindi mo man gagawin yun, nakatingin ka sa weapon tapos kailangan mo siyang i-hold para makuha mo yung weapon. Parang ano siya, unnecessary change, alam niyo yun. Dahil ewan ko lang, again, kailangan natin mag-adjust, right? Kailangan natin mag-adjust. At hindi ako nandito para magreklamo na magreklamo, guys. Sana hindi yun yung take nyo. Ako ay nandito para i-review lang. And talagang mag-adjust ka lang naman talaga sa changes nila, guys. Kino-compare ko lang yung old looting system sa new looting system na meron sila. Kaya nga, nire-review ko lang yung nangyari sa patch. And I think much better yung previous looting system kumpara sa ngayon, sa totoo lang. Pero siguro kung mas tatagal ka maglalaro ng game, walang sanay-sanayan na lang talaga. Palagi kong inuulit to, guys, dahil ang Firelight kasi, sa mga ginawa nilang update, lahat ng mga gusto nilang gawin sa game ng mga developers is gusto nila tayo yung mag-adjust. Tapos nangihingi sila ng mga opinion sa mga players about or suggestions kung ano yung gusto natin sa game, siguro mga 20% lang na mga gusto natin yung nangyayari. Mostly na mga gusto nilang gawin sa game, sa kanila yun, right? And I mean, going back to the jetpack, guys, ilang beses ko na itong ginawa ng video, pero hindi naman talaga natin makakalimutan na yung feeling ng paglaro ng Firelight before is sobrang lupit, no? Sobrang fast pace talaga yung Firelight before, at ang sayang laruin dahil sa jetpack. At yung feeling ngayon na ikukumpara mo siya sa jet slide, ang jet slide is okay lang naman siya, mabilisan din naman yung galawan sa jet slide, pero it's not comparable, tama ba? Hindi mo siya mako-compare sa feeling nung jetpack na meron sila nung una, tsaka yung art style na meron yung Firelight nung una. So, ang overall experience ko, guys, sa recent update nila, pros and cons, para sa akin, wala namang nagbago sa performance. Maliit lang din yung MS ko. This is in terms of performance, no? Sa pros, ito yung nagustuhan ko sa game. Pero ang dami ding ibang players, especially mga mobile players na nagre-reklamo na naglalag sila dahil sa bagong update. At also, may mga glitch bug na nangyayari. Ewan ko pa, hindi ko na-experience yun. Fortunately in my end, and fortunately na-fix na ni Firelight yun para sa mga players na apektado, no, sa performance, kasi yun naman talaga yung pinaka-priority natin sa game. Now, isa din sa napansin ko, guys, meron kami nakalabang isang cheater, pero so far isa lang naman, no, isa lang namang cheater na nakalaban namin. Mataas din yung level ng cheater na yun, pero yun nga, it's not a surprise. Natawa lang ako dahil sobrang baba na ng players ng game tapos nag-cheat pa, like, guys, ba't pa kayo mag-cheat pa kayo sa Firelight? Sobrang konti na lang na players, mag-cheat pa kayo. Like, hello?
Sira na, ano na nga yung game, papaded na nga yung game, tapos sinisira nyo pa. Parang Ross all over again lang to eh. Yung naka-experience ka ng Ross before, yung mga siguro last 2 months ng Ross na patay na yung Ross, wala nang kalaban, tapos may mga nag-cheat pa, guys. Tigilan nyo na yan. You're just killing a dead game, you know? It's how you kill a dead game, guys. So, yun lang masasabi ko kung nag-cheat ka pa ngayon sa Firelight na yung Firelight is sobrang konti na lang players. Hindi ko na alam kung anong klaseng mindset meron gamin. Hindi ko talaga alam. Anyways, back to the pros and cons, guys. Yun lang talaga yung pinaka-pro. Yun talaga yung pinaka-nagustuhan ko sa game, guys, is yung performance niya para sa akin. Lahat na mga na-mention ko na mga nagbago is talagang mixed emotion ako dito, mixed feeling ako dito, especially yung wala ng auto-revive. So, kailangan nyo lang talaga mag-adjust overall sa nangyari sa Firelight 2.2 ngayon. And nakalimutan ko i-mention, guys, na yung art style nga pala nila, no, ang pangit ng epekto nito sa mga characters. Hindi ko talaga nagustuhan yung bagong Phantom ngayon, men. Parang yung bagong Phantom ngayon naging Cartoon Network na yung vibes niya, men. Alam niyo yung parang ang sexy kaya ng Phantom, men, nung unang Firelight. 'Di ba? Ang sexy ng Phantom na yun, sobrang mommy vibes talaga yung Phantom. Tapos ngayon yung Phantom parang ewan na, men. Ano ginawang Cartoon Network? Pero yun nga, guys, no? Yun lang yung feeling ko about sa art style again. And overall, going back, overall sa update ng Firelight ngayon, hindi naman siya talaga ganun kapangit to para sa akin. Playable pa rin naman siya, guys. Playable. And if you wanna give Firelight 84 a chance, try nyo yung laruin yung new update. Siguro laro kayo ng mga 1 hour. Try nyo i-feel talaga yung bagong pacing ng game, yung bagong like gameplay ng game, yung gusto ng mga devs na ipa-feel sa inyo na ito na yung Firelight ngayon. I-try nyo lang dahil hindi naman siya talagang sobrang pangit. May enjoy nyo din naman siya talaga, especially kung meron kayong mga kasama, no? Meron kayong mga you have friends to play with, no? Ako, nagpagduo lang ako kay Jumpsuit, pero so far hindi naman talaga yung feeling namin sa paglalaro ng game, hindi naman yung parang after 1 game, 2 games, 3 games ayoko na, parang ganun. Hindi naman, nakaka-enjoy din naman siya at times, no? May mga times na talaga mafe-feel mong mamimiss mo yung unang Firelight, pero kung mindset mo lang is mag-adjust at mag-practice at experience uli ang game, siguro mag-i-enjoy ka sa Firelight 2.2 ngayon, guys. Yun yung overall review ko, guys, about sa Firelight 2.2. I hope na may natutunan kayo at I hope na mag-comment din kayo, no, sa yung mga feelings, no, sa yung mga comment about sa new update, no. At gusto ko ding mabasa yun, no, kung naglalaro pa ba kayo ng Firelight ngayon or hindi. At kung meron man kayong nilalaro ibang games, guys, i-comment nyo yan dyan sa comment section at titignan ko at tingnan ko kung gusto ko siyang i-try. At gusto ko siyang mag-record. Gusto ko mag-record ng bagong content para dyan sa bagong game or kung anong game ang gusto niyo i-request. And yeah, that's it, guys. This is me, Jason Gaming. I hope you enjoyed this video. Don't forget to like the video kung nag-enjoy kayo, guys, for the algorithm gods. And share to your friends as well. And as always, enjoy your games, gamers.